Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw naming mga kapatid, higit sa lahat sa aming mga kaibigan na patuloy na sumasubaybay sa ating pong part 2 ng spiritual journey to a more abundant and generous life. Masaya tayo sapagkat sa kabila ng ating karanasang ito ay patuloy tayo nakakarinig na mga salita ng ating Panginoon Diyos na kung saan ito'y nagpapatibay lalo sa ating pananampalataya. Higit sa ating mga nanonood ngayong gabi, ay patuloy namin kayong binabati at masayang-masaya kami na kasama namin kayo lagi. Sana po huwag kayong magsawa hanggang sa October 17 na makasama namin kayo sa panonood at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ito po ay isang pagkakataon na kung saan lalo tayo magiging masaya at matibay sa ating pananampalataya. Kumusta po din sa mga malayong lugar dyan na nakakapanood po sa iba't ibang kapuluan sa atin dito sa Pilipinas, sige po sa lahat sa ibang kapuluan, sa ibang bansa na kung saan ay nakakarating din. God bless po sa inyong lahat, mga ginigilaw namin mga kaibigan. Patuloy niyo pong ibahagi o i-share din po ang link na inyong napapanood upang ganun din po ay makinabang din po ang marami nating mga kaibigan at mga kapatid sa iba't ibang lugar. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na pong gabi na ng ating pag-aaral ng ating salita ng ating Panginoon Diyos. Mahaba-haba na rin pero maganda po ang maganda po sapagkat sa lalong tumatagal ang ating pag-aaral na ito ay lalo tayong nakakaalam ng maraming bagay na higit sa lahat ay ito ikalalago ng ating pananampalataya. Sa gabi pong ito ay mapalad tayo sapagkat sa kabila ng mga nakaranasan natin ng mga nakaraang gabi ay nakakaranas po tayo ng magandang internet ngayon. Kaya po pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa gabi-gabi po ito. Nawa po ay pag-pray din po natin na maging maayos po yung ating connection. So ngayong gabi po ay tayo po ay mag-aaral muli sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ako po si Brother Ray Anda at pagkatapos po ay mapapakinggan po natin ang pambungad na panalangin sa pamuna po ni Brother Mike Tugay at pagkatapos po niyan ay si Pastor, mapakinggan po natin pero bago po siya mag-ituon ang kanyang ang pag-aaral po natin ay makakarinig po tayo ng awit papuri sa ating Panginoon. Manatili po kayo nakasubay ng mga kapatid at higit sa lahat sa ating mga kaibigan at pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos ngayong gabi po. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa gabi po ito, labis ang aming magpapasalamat sa inyo sa isang produktibong araw na ipinagkaloob sa amin. At ganoon din sa mayamang pag-iingat at pagbibigay ng buhay at kalusugan. At ganoon din sa mga pagbibigay sa amin sa lahat ng aming pangangailangan sa araw na ito, Panginoon. Kaya nabalik namin ang pasalamat at papuri sa inyo, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, kami ay magpapatuloy sa aming pag-aaral at hiningi na yung Panginoon ang patuloy na gabay ng Banal na Espiritu at upang kami ay maunawaan namin ang lahat ng aming maririnig sa pamamagitan ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo nang magbibigay sa amin ng karunungan at linaw ng pag-isip upang matanggap namin ito. Special na dinadalangin ng Panginoon at ang aming kalalagayan na minsan kami ay nagkakaroon ng hindi magandang daloy ng internet. Subalit sa ngayong gabi ay pinagkalooban niyo kami ng magandang daloy at dinadalangin ng Panginoon na sana maging tuloy-tuloy ang kalagayan ito, Panginoon. At ganoon din, dinadalangin ng Panginoon ang aming tagapagsalita sa gabi-gabi, si Pastor Redante Honorica, bigyan niyo po siya ng karunungan at kalusugan, ganun din ang kanyang buong sambayan. Panginoon, dinadalangin din namin ang lahat ng mga nakikinig, ang lahat na inaabot ng pangangarag na ito. Panginoon, patuloy na pagpalain sila, patuloy na bigyan ng gabay ng Banal na Espiritu, lalong-lalong sa gabing ito, kami magpapatuloy sa isang panibagong paksa, Panginoon. At kami muli nagpapasalamat sa pagdinig at muli kami humingi ng kapatawaran ng aming mga pagkulang at pagkakasala itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.
Isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na namang pagkakataon na tayo po'y magkasama-sama sa gabing ito. Salamat Brother Ray at salamat Brother Mike sa pangunguna sa gabing ito. Tunay na napakabuti ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ang isa pang pagkakataong ito na tayo po ay magkasama-sama sa atin pong ginagawang spiritual journey to a more abundant and generous life. At tayo po'y malapit na sa pagtatapos sapagkat tayo ay nasa ika-apat na pong araw na. Mayroon na lamang pong siyam na gabi na natitira sa pagpapatuloy natin ng ating pong pag-aaral. Kaya wini-welcome ko po kayo sa gabing ito sa isa na namang paglalakbay na gagawin natin upang makilala natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya po sa gabing ito ay samahan tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaral at nawa ang kanyang gabay ay maghari sa atin. Tayo po makakarinig ng isang tanging bilang na ibabahagi sa atin sa gabing ito. Oh,
Atin pong purihin ang Panginoon sa isa pong napakagandang awit na ibinahagi sa atin sa sandaling ito. At tunay na ang Diyos ay patuloy na sumasama sa atin sa atin pong pag-aaral na ito na ginagawa sa gabing ito. Kaya sa pagkakataong ito, labis po ang kagalakan na tayo ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral ngayon na ito ang ating isa na namang paglalakbay na gagawin sa gabing ito. Kaya sa pagpapatuloy natin ay tayo po ay mag-aral ng magandang salita ng Panginoon dito sa Spiritual Journey to a More Abundant and Generous Life. Tandaan natin sa pasimula na ang layunin natin sa pag-aaral na ito ay magkaroon tayo ng pagkakilala kay Jesus na mas malalim at mas malapit. Na hindi lamang siya ang ating tagapagligtas, kundi makilala natin siya na ating Panginoon. At kung siya'y Panginoon ng ating buhay, ibig sabihin, kaibigan, siya ang at ang kanyang kalooban ang siyang maghahari para sa atin. Kaya tayo ay sumusunod sa panukala ng Panginoon sa atin na ang kanyang kalooban ang ay ating siya sa atin. At kagaya ni David, sa pag-aaral na ito, makikita natin na sa buhay natin, magiging ganito ang ating mga dalangin. Sa awit 119:33-35, ito ang sinulat ni David. Ito ang kanyang panalangin. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo at akin itong susundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo sapagkat aking kinaluluguran ito. Kung meron pang isang bagay na nais ang Panginoong ibahagi para sa atin, ay ito'y walang iba, kundi maranasan natin sa ating buhay na ang Diyos ay siyang gumagabay. At kung ang Diyos ay gumagabay, tandaan natin na walang tanging layunin ang Panginoon, kundi ang kalooban niya ay gawin natin sa ating buhay. Kaya sa gabing ito, atin muling pag-aralan ng isa pang napakagandang katotohanan dito sa day 40 ng atin pong pag-aaral. At sinasabi sa atin ang magandang katotohanan ito. Kaya samahan niyo ako na atin pong pag-aralan ang ipinapahayag sa atin. Ang sabi sa atin, God will show you other giving opportunities worthy of your support. Ang Diyos ay magpapakita sa iyo ng iba pang oportunidad upang makipagbigay na ito'y karapat-dapat upang iyong suportahan. Kagabi, ating nakita na ang pagtatayo ng mga building projects ay isang kalagayan o isang oportunidad upang ma-suportahan natin. At ito'y karapat-dapat na suportahan. Ngunit ngayon, mayroon pang ibang mga oportunidad na bubuksan ang Diyos para sa atin upang makita natin kung paanong ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. At ito ay kanais-nais at karapat-dapat para sa Kanya. Kaya samahan niyo ako mga kaibigan sa pagpapatuloy natin ito sapagkat ito ay napakaganda kung ating bibigyang pansin. Kaya nga sa ating paglalakbay ngayon, ating tingnan ang napakabuting panukala ng Panginoon para sa atin. Ito ay makikita natin sa at ipinapahayag sa sulat ni Santiago chapter 1 verse 27. Nang mababasa natin ito sa mga talang narito sa inyong screen na nakasulat sa makabagong translation. Okay po? Ito ay modern translation. James 1:27 ang sabi, "The Christian who is pure and without fault from the Father's point of view is the one who takes care of the orphan and widows and who remains true to the Lord." Sa ibang version ng Biblia sinasabi, "True religion." Okay po? Ay paano daw po maipapakita
sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga balo at sa mga nawala ng mga magulang, orphan. Ano po? At ang nananatiling tapat o totoo sa Panginoon. At ito'y napakahalaga na dapat nating tingnan. Kung makikita natin ang ganitong kalagayan, ipinapakita ng Panginoon sa atin na walang ibang nais ang Diyos, kundi masuportahan natin ang mahalagang gawain ng Diyos dito sa ano po, sa sanlibutan. Kaya nga, sa pagkakataong ito ay ating buksan ang ating mga mata upang tulungan tayong gabayan ng Panginoon sa pagkilala kung ano ang kalooban niya. Sapagkat ang sabi sa atin, dadalhin tayo ng Diyos doon sa mga pagkakataon na tayo'y bibigyan niya o ipapakita niya ang iba pang mga oportunidad ng pagbibigay. Giving opportunities. Hindi lang ito minsan, hindi lang ito makalawa, kundi palagian, dadalhin ng Diyos tayo sa isang kalagayan na tayo ay matututong maging mapagbigay. At ito'y napakahalaga. Kaya sabi ni Santiago dito, nakikita natin sa sinabi na ito ni Santiago na ang tunay na Kristiyano ay yung ano po, dalisay at walang kapintasan na mula sa paningin ng Ama, isang katangian na kanya makikita, siya'y nga kumakalinga sa ano po, sa mga balo, sa mga nawalan ng mga ina at ama, orphans, at ganun din sa pananatiling tapat o totoo sa Panginoon. At ito'y napakahalaga. Sa mga ulila, kung makikita natin, ang gawaing ito ay napakapayak na ipinahayag sa atin. Nang si Jesus ay nakipag-usap sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, ang gawain ninyo ay magpapatuloy sa pagtulong sa mga mahihirap. Bakit? Ang mga mahihirap ay hindi mawawala sa inyo. Kaya ito yung point of view ng Ama, sapagkat sila ay napakahalaga sa paningin ng Panginoon. Sa Job 29:12-13, mababasa natin ang karanasan na sinasaysay ni Job habang siya nakikipag-usap sa kanyang kaibigan kung paanong sa kanyang katapatan sa Panginoon, ginawa niya kung ano ang nararapat. At ito ang sabi niya, I have rescued the poor who cried for help and the fatherless who have none to assist him. Yung mga naulila na wala nang makakatulong, I rescued them. Tinulungan ko sila. The man who was dying blessed me. I made the widow's heart sing. So isipin niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang karanasan ni Job na ito sa kanyang buhay. Siya ay nagpakita ng tunay na kalagayan bilang isang tao na ano po, na mapagbigay at matulungin. Hindi ito dahil sa kanya, kundi ipinagkaloob ng Diyos na magawa niya sapagkat siya ay isang pinagpalang anak ng Diyos. Sa pagpapatuloy, mababasa natin sa sulat ni Pablo sa mga Hudyo o sa mga Hebreo ang isang paalala o practical na gawa bilang isang Kristiyano, mga anak ng Diyos. Sa Hebrews chapter 12, sa Hebreo kapitulo 13, talatang 2 at 3, ito ang sinasabi sa atin, do not forget to entertain strangers. Huwag ninyong kalimutan na tumanggap ng mga ano po, strangers. Mga tao na hindi sa inyong lugar. Mga estranghero. Anong dahilan kung bakit pinaalala ni Pablo ang mga bagay na ito? Ang sabi sa atin, for by so doing, some people who have entertained angels without knowing it. Sapagkat
sa paggawa ng mga bagay na ito, ang ilan sa mga tao na ating itinutulungan o ano po, in-entertain ng mga angel, ay mga anghel na hindi natin nalalaman. Dito pumapasok ang isang karanasan sa Old Testament. At ito ay walang iba kundi ang karanasan ni Abraham. Sino yung nakatira sa tolda? At tuwing may dadaang tao doon sa kanilang lugar, hindi pwedeng hindi sila tawagan ni Abraham. Kahit sino pa sila na makapagpahinga at mapakain, mapamerienda. At sila, ano po, makakabalik na sa kanilang paglalakbay. Ito ang gawain palagi ni ano po, ni Abraham. Hanggang isang araw, yung tatlong lalaki na kanyang pinatuloy ay walang iba pala kundi ang Panginoon at dalawang anghel. Remember those in prison, ang sabi ni Pablo, as if you were fellow prisoners, and those who are mistreated, as if you yourselves were suffering. Alalahanin niyo yung mga nabilanggo, pati yung mga ano po, ginawa ng masama. As if you are the ones, kayo ay kasama, kayo rin ay nakaranas nito. Para sa kanila, para sa mga taong ito, sila ay mayroong hindi magandang kalagayan sa buhay. Ang mga nabilanggo, ang mga ano po, inabuso. Pero makikita natin ang ating pagtulong ay magdadala ng pag-asa sa kanilang buhay. At kapag ginawa natin ito, ang Diyos ay naliligayahan, ang Diyos ay napupuri sa karanasan ng buhay natin. Hindi lamang tayo ang tinutulungan. O, hindi lamang sila, ano po, yung nangangailangan ang natutulungan. Kundi mismo tayo sa ating buhay, natutulungan tayo na ano po, ang ating puso ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, mag-aakay siya ng iba't ibang mga oportunidad upang tayo'y makapagbigay, upang tayo'y makatulong. At ito ang paraan ng Diyos upang kanyang pagyamanin o payabungin ang binhi ng pag-ibig, binhi na itinanim ng banal na espiritu sa Galatia Kapitulo 5, talatang 22 at 23, mga katangian na tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos, ito ay malilinang at ano po, mapapayabong. Si Pablo, sa kanyang pagsulat sa mga Kristiyano sa Pilipos, ay nagpasalamat sa kanila. Bakit po? Sapagkat gumawa sila ng isang bagay na napakahalaga para kay Pablo. At ito'y tulungan siya, padalhan siya ng tulong pinansyal sa kanyang pagkabilanggo doon sa ano po? Sa Roma. At ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 14, you have done right in helping me in my present difficulty. Gumawa kayo ng mabuti sa inyong pagtulong sa aking kalagayan ngayon na ako'y nahihirapan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung makikita natin na ang Diyos ay nagdadala sa atin ng pagkakataon na tayo makatulong, huwag tayong ano po, maging maramot. Bagkus maging bukas ang ating mga kamay at ang tanging bagay na magagawa natin ay araw-araw na hilingin natin sa Diyos kung ano ang kanyang kalooban, lalo na para sa ating buhay sa paraan na ito ng ano po, ng pagbibigay. Sa Acts chapter 28 verse 10, ipinakita niya sa mga taga-Pilipos kung paanong sila ay ano po, sinuplayan ng nila ng mga Kristiyano doon at ng iba pang mga Kristiyano kung saan sila nakakarating. Ang sabi niya, they honored us in many ways and when we were ready to sail, they furnished us with the supplies we needed. Alam niyo naman si Pablo, ang kanyang siya isang misyonero at kung saan lugar siya napupunta. Ano po? Bago siya pumupunta, dumadaan muna siya sa mga iglesia, pinapatibay at pinapalakas. At may mga pagkakataon ng iglesia sa kanilang pasalamat sa lalaking ito na nagdala sa kanila ng kaligtasan at ang ebanghelyo. Ayan na po, sinusuplayan sila. Tinutulungan siya. At natandaan po natin noong isang gabi, ito ay isang karanasan na dapat maging sagana sa buhay
ng mga anak ng Diyos. Mga kaibigan, napakahalaga na makita natin. Ang Diyos ang magdadala sa atin ng oportunidad. Hindi ito mga tao lamang na ano po, lumalapit sa atin. Kundi ang Diyos ang siyang nag-aakay upang tayo ay tunay na makatulong. Marahil ang isang pulubi na namamalimos sa atin ay isang paraan ng Panginoon upang mabuksan ang ating puso na tayo'y maging mayaman sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sa karanasang ito na ibinanggit sa atin, ipinasalamatan ni Pablo ang mga tao na naging tapat sa kanilang tungkulin sapagkat inakay sila ng Diyos sa karanasang ito na maging masagana sa pagbibigay. Sabi sa atin ni Benjamin Maxon sa Dynamic Stewardship Volume 3, Number 3, "Worship is a life lived in grace. Ang pagsamba daw ay buhay na ikinabubuhay sa biyaya. At ano ito? Experiencing God's grace and extending it to those around us." Una, maranasan natin ang biyaya ng Diyos at ito'y extend, ibahagi doon sa mga nakapalibot na sa atin. Tandaan natin ang prinsipyo ng Diyos. Ano po? At ito'y napakahalaga. We cannot give when we don't have. Hindi tayo makakapagbigay kapag wala tayo. Pero tandaan natin na kapag tayo nagpasya, nagtumulong at magbigay, kaibigan o kapatid, makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa atin. At hindi tayo ano po, mawawalan o maubusan. Ang sabi nga, God has a thousand ways. Sabi ni Ellen White, God has a thousand ways in which we know nothing. Kaya sa buhay na ito, sa buhay ng isang katiwala, ito ang ipinapakita sa atin. Unless na tayo unang-unay mapuno ng biyaya ng Panginoon, saka lamang tayo makakapag-extend. At ito ang pagsamba na magagawa natin sa ating buhay. The experience of salvation changes the way we see and treat others. Ang karanasan ng kaligtasan ay nagbabago sa atin kung paano tayo tumingin, okay po, at tratuhin ang ibang mga tao. Sa pagmatulan sabi niya, "For Christ love compels us." At ginamit sa atin ang talata mula sa 2 Korinto kapitulo 5 talatang 14 hanggang 17. Ang sabi, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa atin. Kung sakali sa ating karanasan ng buhay na tayo mga alagad ng Panginoon, mga katiwala, tapat na katiwala at kapartner ng Panginoon, at tayo ay dumating sa karanasan na dumadaloy lamang ang pagtulong para sa iba sa ating buhay, hindi dahil sa ano po, ito'y ginagawa natin, kundi ang pag-ibig ni Kristo na ang siyang pumipilit sa atin. Sa patuloy ang sabi, "He died for all that those who live should no longer live for themselves," hindi na mabuhay para sa kanilang sarili, "but for Him who died for them and was raised again." Kaya sa verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation." Siya'y isang bagong nilalang. Kaibigan, sa pasimula, ang buhay natin ay ano po, tayo maramot. Tayo hindi mapagbigay. Tayo walang pag-ibig sa ating kapwa. Hindi tayo matulungin. Ngunit ang lahat na ito ay binago ng Panginoon sapagkat tayo ay ginawang isang bagong nilalang. Tandaan natin, ang makakagawa lamang nito ay ang pag-ibig ni Kristo. Ang biyaya niya na kanyang ipinahayag doon sa krus nang siya'y namatay para sa atin ay sapat upang akitin tayo at ating bigyan tayo ng pananaw kagaya ng pananaw ng Diyos. Kaya nga araw-araw dapat nating hilingin, "Panginoon, ano ang iyong kalooban para sa akin ngayon upang aking sundin?" Sapagkat ang Diyos ay magdadala sa bawat sandali ng pagkakataon na tayo'y makapagbigay upang mahayag ang tunay na pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Ito ay mga mabuting gawa na inihanda ng Panginoon sa atin. At kung atin itong susundan,
hindi tayo malilihis. Bagkus, sasagana tayo sa karanasan na ito sapagkat ibinibigay ng Diyos para sa atin. Kaibigan, kung mayroon pang isang bagay na dapat nating gawin, ay magtalaga sa Panginoon sa sandaling ito. Nawa magbigay ng inspirasyon sa atin ang maikling pag-aaral na ating ginawa. At upang matulungan tayo sa gabing ito, nawa ang awit na ibabahagi sa atin ay magbigay ng isang inspirasyon kung paanong ang Diyos ay tapat at ang kanyang biyaya ay ipinahayag niya, ibinigay sa atin ng lubos na katapatan at lubos na ipinagkaloob sa atin. Maging ganito nawa ang pag-ibig natin sa Diyos na umibig sa atin. My heart rejoices in the bounty set before me, and my grateful spirit sings. Each rising sun tells of thy goodness, the rain proclaims thee it brings. All creation bears the sure and silent witness, and my grateful spirit sings. The stars that crown the rims of space sa isang napakagandang awit na ibinahagi sa atin na nagbigay sa atin ng inspirasyon sa gabing ito. Salamat, Sister Karen, sa ibinahagi mo. Nawa, magpatuloy tayo sa katapatan ito at ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kung tayo umiibig ngayon sa Panginoon at gumagawa ng pagbibigay na ito, ito ay sapagkat una nating nakita si Jesus na umibig sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amin kayong pinupuri sa gabing ito. Sa inyong gabay at paikisama na ipinagkaloob. Tunay o Diyos na sa gabi-gabi ang mga lessons ay amin pong
natututunan. At tunay, Panginoon, na ang panawagan mo sa amin ay kami ay lumago sa karanasan ng amin pong pagbibigay. Higit pa sa karanasan na aming pangkasalukuyang mga araw. Alam namin, Panginoon, na pinapalago mo kami sa gawaing ito. At ang hiling namin sa aming buhay, hindi kami matakot, Panginoon, na maging bukas at laan. Sapagkat kayo mismo ang nagdadala ng mga oportunidad upang kami ay makapagbigay. Panginoon, unang-una sa lahat, kayo ang nagkaloob, nagbigay ng halimbawa ng pagbibigay. Sa John chapter 3, verse 16, sinabi mo sa amin, sa iyong pag-ibig sa sanlibutan ito, ibinigay mo ang iyong anak. Siya ang kayamanan ng buong sangkalangitan. Ngunit hindi ka, Panginoon, natakot na ibigay upang tanggapin ng sanlibutan ito ang kaligtasan. Kaya't kami, Panginoon, ay nagtataas ng aming pansalamat. Kung sakaling dalhin mo kami sa mga oportunidad ng pagbibigay sa aming buhay, tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa pagtawag mo bilang iyong mga alagad at katiwala. Higit sa lahat, Panginoon, dalhin mo kami sa katapatan, Panginoon, na ang iyong gawain sa lupang ito ay isulong at palaguin, sapagkat alam namin na ito ang iyong kalooban para sa iyong iglesia sa sandaling ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat isang araw dyan sa langit, mga tao ang siyang magpapasalamat, sapagkat kung hindi sa gawain na ito, sa kaloob ng banal na espiritu na maging mayaman sa pagbibigay, Panginoon, nakikita namin ang kaligayahan na ang langit ay mapupuno ng mga taong tumanggap sa ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sa pagtulong na ginawa sa kanila. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, basbasan mo po ang mga kapatid ngayon. Ipagkaloob mo ang iyong gabay at paikisama sa kanila. Punuin mo sila ng pagpapala, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga mata na makita nila kung sino kayo, Panginoon, na kayo ang dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Punuin mo ng himala, Panginoon, ang kanilang buhay at sila mismo ang magpapatotoo sa kanilang buhay na ang Diyos na kanilang sinasamba, ang tunay na Diyos at ang Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po sa karanasan na ito. Alalahanin niyo lamang po, Panginoon, ang aming mga kapatid na mayroong sakit at karamdaman. Sila'y pagkalooban mo ng kagalingan. Ganon din ang ilan, Panginoon, mga tahanan at mga pamilya na dumadaan sa pagdadalamhati sapagkat ang kanilang mga mahal sa buhay ay inyong pinahintulutang magpahinga sa kamatayan ng pagtulog. Salamat po, O Diyos, sa inyong pag-aaliw sa kanila. Ipinabalik namin ang papuri sa lahat ng kabutihan mong ginawa sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyong patuloy na pagsama dito po sa Spiritual Journey to a More Abundant and Generous Life. Ang dalangin ko, nawa ay unti-unti na lumalago na ang inyong karanasan, lalong-lalo na sa kalagayang ito na kayo ay tawagan ng Panginoon na maging mga tapat na katiwala at mga alagad. Bukas, inanyayahan ko muli kayo sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral. Tayo po'y malapit na sa pagtatapos nito at dalhin tayo ng Panginoon sa lubos na pagkaunawa sa karanasang ito. Kaya po, muli, ang dalangin ko, ang pagpapala ng Diyos ang inyong tanggapin at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi.